1984. March 1984 siya. So, ibig sabihin, 34 years siya ngayong taon na to. At sa susunod na taon, 35 years old siya. Ganyan siya ka-pressing. Tapos, anong alam niya sa Gabriela? Dulo ng ganang klase ng gender-based violence. At saka threat, saka yung threat na ikaw ay ma-violate, may anak na tayo, hindi ka pwede magtrabaho. Kukumpang ko yun ang hindi mo siya binibigyan ng pera, kaya siya ay nakakulong sa bahay. At dahil nakakulong siya sa bahay, maski yung mga friends niya, hindi na niya napupuntahan, nagiging isolated siya. So part and parcel yun, tinatawag namin na domestic violence. Pero yung ibang mga tao, sinasabi na hindi, binibigyan lang ng proteksyon ng lalaki yung kanyang asawa. Pero alam naman natin, pag tayo ay nakakulong sa bahay, marami tayong hindi magagawa at pagkailangan natin ng tulong, wala tayong mapuntahan. Kasi even our friends, isolated na tayo even from our friends and family. Finisyo na yun eh. If they put in the advertisement, kung babae, dapat ay may pleasing personality, preferably single, at sana ay ganitong age, discrimination na yan. Kasi hindi ka naman kinukuha sa trabaho because of those things. Kinukuha ka sa trabaho because of your capability. So yun. Ngayon, isang class, yung sa expert processing. So, nakalagay na sa iyong application na single ka, papakunin ka pa rin ng pregnancy test. No? To make sure na hindi ka pregnant. Discrimination din yun. Oo. Oh. Ang tawag nga ng mga unang-unang nalaman namin ito, sabi ng mga magagawa, ano eh, pinapakuha kami ng virginity test. Sabi namin, ha? Pinapakuha sila ng pregnancy test. Di ba? Nagulat kami, ha? Paano yan? Ipaglabas ko, hindi ka na virgin. Kasi yung virginity test ang pinakuha sa'yo. Tapos ngayon, so yun. Tapos yung isa pa, yung hindi ka pinapadala sa mga training. Halimbawa, pareho kayo ng capacity. Alam mo naman kung sino-sino sa kasama mo sa trabaho, ang kasing level mo, no? Pero yung lalaki ang pinipreferred nila kaysa sa babae sa training. Kasi ang tingin nila, pag babae ka, nag-training ka, nagkaroon ka ng anak, isa, dalawa, tatlo, most probably alis ka ng, tingin nila, alis ka ng opisina, kaya hindi ka na gabigyan ng priority sa training, that's also discrimination. Or even sa promotion, ganun din, ano? So, ito yung mga discriminatory practices na nakita namin pagdating sa mga offices. Discriminatory din, for example, meron din kami isang napuntahan sa expert processing zone, sa isang lugar, gumagawa sila ng garments, factory, no? Ngayon, South Korean yung kanilang employer. Kung maganda ka, lagi kang nasa harap. Oo! Kasi itong mga South Koreans ay gusto nila ng maganda. Kaya yung nasa harap, hindi yun ang mahuhusay magtrabaho. Hindi necessarily. Kundi yun ang merong quote-unquote pleasing personality. So yun yung may discrimination din na nangyayari doon. So these are all discriminatory practices. Okay? Nag-provide kami ng services doon sa mga women sa organized at hindi organized namin na community. Marami sa amin ang tumatawag sa Facebook namin. Pero ngayon, meron kaming tinatawag na si Gabby. Ang pangalan ang Gabby, bot, cat, basta, hindi ko na, I am a very, very harsh. Chatbot, no? Gabby, kita mo na yun. Yung sa chatbot kasi, pag ikaw victim ng violence against women, pwede kang pumasok doon. Tapos yung mga basic questions mo ay kanilang sasagutin. Chatbot siya. Ngayon, kung may mga tanong ka na hindi nila masagot, ipapasa ka ngayon sa aming, either sa FB namin o sa aming email. O kaya, sasabihin nila na please call this number. Doing a lot of organizing among women is because the power in women is when they are organized, sila'y nagkakaisa. Otherwise, sabihin, maarte ka lang. Maarte ka lang, kaya inihinda mo yan samantalang that's something that is ordinary. Sabi na namin, we should never think something that bothers us as ordinary. Because it bothers us.
Yung parang, tinatanggap mo na lang kasi wala kang magawa. Never, never natin nagagawin yan. Especially when it comes to the rights of women. Nasagot ko yung tanong mo. And know how to protect and ensure your rights. So, magandang hapon po. So, meron mo kayo na mo. So, it's a small thing, pero dahil hindi kayo nagkaunawaan from the very beginning, nagpatong-patong na yung sama ng loob sa isa't isa. So, yun, ano? So, lagi namin sinasabi, dapat yung discussion within the family, whether it's, ano, it's your partner and you, or even your children, that should be part and parcel of how your family should grow.